mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Tatlong bag na malalaki ang bitbit ni Boneta galing sa pamimili sa Divisoria. Online business kasi ang trabaho ng dalaga. At siya pa mismo ang model sa kanilang mga produkto. Diyos ko, kailan ba luluwag itong Divisoria? Napakainit! Sigaw ng dalaga habang hirap na hirap sa kanyang mga bitbit. Ate, pahingi naman po ng kaunting barya para lang po sa libing ng tatay ko. Wika ng isang batang babae na kumakalabit sa kanya. Wala! Kainis kayo! Hirap na hirap na nga ako tapos manggugulo pa kayo! Sigaw ni Boneta sa bata. Sige po, salamat na lang. Nakatungong sabi ng bata. Sumakay na sa jeep si Boneta at pumwesto siya sa likod ng driver. Agad siyang uminom ng malamig na tubig na nabili niya kanina sa naglalako. Manong, dalawang babayaran ko ha. Ilalagay ko itong isang bag sa upuan. Pahayag ng dalaga sa driver at saka naghintay na mapuno ang jeep. Sakto namang umandar na ito. Kaya lang ay biglang nag-akyata ng mga batang nanglilimos. Hindi ho kami masamang tao. Hindi ho kami magnanakaw. Hingi lang ho sana kami ng kaunting abuli para sa tatay naming yumauna. Ito po ang katotohanan na nakalibing siya ngayon. Sabay pakita ng bata sa isang papel na gusot-gusot na. Naku, ayan na naman ang mga modus niya ngayon para makahingi ng pera. Kunwari may nakalamay, pero ipangraragbi nyo lang naman. Malakas sa pahayag ni Boneta. Nagtinginan sa kanya ang ibang pasahero. Huwag nyo hong bibigyan yan. Kanina nung naglalakad ako, ay may nanghingi na sa akin na kasamahan nila. Diyos ko, lumang tugtugi na yan para maniwala kayo. Dagdag pa nito. Hindi naman ho kami sapilitang nanghihingi sa inyo. Ito po ang picture ng aking ama. Sabay pakita muli ng bata at doon na naaninag ni Boneta na may litrato na nakaprint sa papel. Hindi na lang siya nagsalita pa. Nagkabit na lang ng earphone at inirapa ng bata. Wala kahit ni isang nagbigay sa bata kaya bumaba na lamang ito. Wala pang isang linggo ay ubos na kaagad ang pinamili ni Boneta kaya naman naisipan niyang pumunta ulit sa Divisoria. At agad niyang nakita ang mga batang nalilimos noong nakaraan. Sakto, wala pa akong bitbit. Maturuan nga ng leksyon ng mga batang ito. Saad ni Boneta sa sarili at nilapitan ang mga batang kumakatok sa isang tindahan. Huli kayo! Sinong nagturo sa inyo ng mga modus na ito ha? Di nyo ba alam na pwede ko kayong ipahuli sa ginagawa niyong ito? Wika ng dalaga sabay hablot sa isang braso ng batang babae. Ate, masakit po! Baling sa kanya ng batang babae na nasa 13 anyos na rin. Mas masakit pa ito kung ipapahuli ko kayo dyan sa kakahingin nyo ng abuloy. Saad pa ni Boneta sa mga bata sabay pinandilatan niya ng mga mata ang mga iyon. Nagtakbuhan naman ang mga paslit. Ngunit dahil sa sobrang inis niya ay sumunod siya. Maigi na rin iyon para alam niya ang bahay ng mga pulubi. Sana nga ay naroon ang magulang ng mga ito para mapagsabihan na rin niya. Huminto ang bata sa isang lamay at kumuha ito ng isang inumin, tsaka tumakbo. Kita mo nga naman, pati lamay ng ibang tao ay ginagamit na ngayon para makahingi ng pera. Bulong pa ng dalaga sa sarili, tsaka huminto sa lamay. O ito, bagong print out ito, ipakita nyo ito ng maayos para maniwala ang mga tao sa inyo. Kailangan natin ng pera. Wika ng isang ale na agad namang napansin ni Boneta kaya nilapitan niya ito. Kayo ho palang may pakanan ng panglilimos ng mga bata at ginamit nyo pang lamay ng ibang tao para doon. Ipapahuli ko kayo. Saad ka agad ni Boneta sa ale. Ma'am, huwag po.
inuutusan ko lang naman ng mga anak ko na mamalimos ng konting pera para maipalibing namin ang tatay nila. Hindi ho kami nagsisinungaling. Totoo ho ang asawa kong nawala. At totoo rin pong tatay nilang nakalamay dito. Umiiyak na baling ng ali, sabay luhod sa dalaga. Huwag niyo ho kaming isumbong sa pulis. Walang wala na ho talaga kami, mama. Labing isa ho ang anak namin at nasa gasaan ng asawa ko. Pero tinakbuhan lang ho siya. Sinagot ng barangay ang kabaong. Pero wala pa ho akong pambayad sa sementeryo at kailangan ko rin hong pakainin silang lahat. Dagdag pa ng ali at natigilan sa pagsigaw si Boneta nang makita ang mga bata na umiiyak na ngayon ay nakaload na rin sa kanya. Hindi sumagot ang dalaga at tumakbo ito paalis. At nang makalabas siya sa eskinita ay huminga ito ng malalim. Napakasama mo, Boneta. Saan niya sa sarili. At napaluha na rin siya. Kaya agad na nagpunta si Boneta sa barangay hall na malapit at nagbigay ng pera. Hindi niya na magawang bumalik dahil wala na siyang mukhang maiharap sa pamilya. Napakasama ng kanyang ginawa. Kahit man lang sana rito ay makabawi siya. Para huyan dun sa pamilyang may lamay dun sa gitna. Wika ng dalaga sa babaeng nagpakilalang sekretarya ng barangay. Naku, malaking tulong ito para doon at maipapalibing na rin nila ang kanilang tatay. Huwag ko kayong mag-alala, ibibigay ko ho ito. Kawawa ang pamilyang iyon, baling naman ang babae. Simula noon ay hindi na kailanman nagtaray si Boneta sa kahit sinong pulubi. Binibigyan na rin niya mga ito ng kaunting barya o di kaya naman ay pagkain. Sa isip-isip niya ay hindi niya alam ang tunay na pinagdadaanan ng bawat isa. Mas mabuti nang piliing maging mabuti at maging mabait sa kapwa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral pong mga natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless sa inyong lahat. Peace out.